Hi guys, this is Mark Santos, ATB Wanderer ang aking page, and also sa YouTube, TikTok, and ating channel sa Facebook. Anyways, I started long time ago, hindi talaga ako nagbablog. So, nag-modeling muna ako, then after a few years, pumasok ako sa showbiz as a Viva, under Viva Films, yung Viva Hot Men. Tapos for about like 2 years or 3 years ako dun sa showbiz, pinadala kami sa Japan. Doon na nag-start yung way of parang nag-enjoy talaga ako by means of entertaining people. Doon ko na master yung you have to find something na magiging interesado sa'yo yung tao at mapapasaya mo sila in many ways pala. Then, nung bumalik ako dito, so wala na akong ginagawa. And then, well, maraming nag-encourage sa akin, uy, wala ka namang ginagawa, di ba? Parang, why don't you try mag-vlog? So, sabi ko, sige, there's nothing wrong naman if you want to try something new. So, syempre sa mundo pa rin ng motorcycle, sana ang gusto ko. But, I'm not really good in motorcycle. And sabi ko, kung bibili ako ng motor, ano kaya? Or big bike ba? Or mag-start muna ako sa... Kasi never had a motorcycle. Kasi medyo may fear ako in terms of motorcycle talaga. And nakita ko yung ATV. Yung bumili ako ng ATV. Doon nagsimula. That was before 2020 yon. Yun yung ginamit kong as a motorcycle ko. But syempre, malalapit lang. And yun nga, maraming nagtatanong, ba't naging Batman from ATV Wanderer? Parang, ba't ka biglang nag-costume ng Batman? Sabi ko, everything happens maybe for a reason. Kasi aksidente lang din na yung friend ko bumili ng motorcycle, sinamahan ko. Pero meron akong laruan na maskara ng Batman. But not this one, yung una ko, yung half-face lang. Sinamahan ko siya sa Las Piñas. Naghanap kami ng mabibilihan ng helmet. At napunta kami sa shop ni Jawo. Everybody knows Jawo naman. Nung pagpunta namin doon, saktong-sakto, paalis na si Jawo. Sabi niya sa akin, uy, parang kakaiba dahil naka-ATV ako. Tapos, pero I'm wearing civilian that time. Naka-sando lang ako, naka-pants. Tapos, sabi niya, sige, iba-vlog kita or kukunan kita. Balik ka doon sa pinanggalingan mo. So, syempre, ako naman, ay starstruck ako dahil Jawo na yan, di ba? At ako, bago pa lang. Yung pag-upload ni Jawo nung video na yon, yung... Kasi nagbisaya din ako eh. So, ang naging tema namin din na kwentuhan ni Jawo is parang nagbibisa-bisaya ako. Kaya naging bisaya ang Batman. Yung in-upload ni Jawo yon, parang nag-trending yun, nag-million views yun. Natuwa ako, sabi ko, wow, parang napansin ng tao yung Batman na yon ah. So, ginawa ako, sabi ko, after that video na nag-trending, wala nagsabi sa akin na mag-Batman ka, this and that. Ako mismo sa sarili ko, sabi ko, buuin ko kaya yung costume ni Batman in my own way. Kasi ang gusto ko naman, hindi yung Batman sa ibang bansa. Gusto ko yung Batman na Pinoy. Yung version natin dapat na tatatak. Hindi yung magpapagawa ka ng costume ng Batman, tapos... Siyempre, gagayahin mo lang yun. Hindi, gusto ko dapat meron tayo dito. So, ginawa ko yun. I start to put in yung mga iba-ibang pwede maging costume. Yung leggings. Una yung leggings. Tapos yung itim na, yung pang-swimming. Yung dry fit lang na black. Sabi ko, kailangan medyo masculine. So, yung mga panahon na yun, I met then overdose si Boss Mark. Sabi niya, sige, bigyan kita ng gear. Nigyan niya ako ng pang-nipad. Nigyan niya ako ng boots. Tapos itong armor. Hanggang sa... Natuwa naman ako kasi nagkaroon tayo ng ibang mga kaibigan or mga company na naniwala sa atin. So, sila yung nagbuo ng costume ko. At after a few months, sabi ko, kailangan ko na talaga magkaroon ng motor kasi I'm into a motorcycle industry na eh. Kasi yun yung pinapasok ko eh. Nung birthday ko ng April 2022, bumili ako ng big bike, ng Tenere 700. Isa adventure bike, but medyo na ano ko kasi hindi talaga ako sanay ng may motor na malaki. And with my skills, talagang hindi pa ready. Parang ganun, hindi pa ready. So, eventually, naghanap ako ng iba pang option. Nung binenta ko yung Tenere ko,
nakilala ko ang BRP, which is sila yung gumagawa ng, ay may nagbebenta dito ng three-wheel na same thing as ginagamit ni ex-President Duterte, yung three-wheels na big bike. So, yes siya kasi, mukhang bang Batmobile talaga na pag tiningnan mo siya, all black, tapos may mga logo ng Batman. It comes perfectly with my character. So, doon na. Yung pumasok na yon, ang dami nang naka-appreciate lalo nung pagko-costume ko. And sobrang natutuwa talaga ako kasi after what happened, doon talaga somehow umangat talaga yung mga followers ko. Nagkaroon tayo ng maraming kaibigan sa industriya. Marami naka-appreciate, marami nakapansin na puro magaganda yung comment nila. So tagang dun lalo akong parang ginanahan or nagkaroon ng drive na I have to do this as much as possible. Kasi marami ka napapasayang tao and may mga nagme-message sa'yo na, ay, you made my day. Parang, alam mo yun, nakakapagpasaya ka sa tao na hindi mo alam na marami ka palang napapasaya nang hindi mo napapansin. Kasi makita ka lang nila sa karsada, sa isang event, sa isang lugar, you don't see this every day eh. Parang, uy, Batman, tas ang laking tao ko pa. So parang, hindi basta tao nilagyan mo ng costume or ng ano na parang ordinary lang kasi malaki nga ako. So tagang Batman na Batman. Kaya yun talaga, sobrang it changed my life. Thank you sa Batman, thank you kay Jawo. And so many people sa industry ng motorcycle who helped me a lot. Kaya sobrang salamat talaga. And sa mga nagtiwala sa atin, maraming salamat talaga. Si Batman kasi kung saan pupunta. Everybody knows this. Basta may event, lalo na may nag-invite sa atin, lalapag tayo dyan, may bayad man o wala. Pero good thing talaga, this is one of the blessings na dumating sa akin. May mga company na nag-i-invite sa atin as parang kaysa kumuha sila ng model, kinukuha nila ako. Kasi that's the purpose of getting a model, para to entertain or diba, sa mga pumupunta sa event. Ako yung kinukuha nila as their parang props or mascot or whatever you wanna call it, as model na nakakapagbigay saya sa mga tao doon na pa-picture, tapos dala ko pa yung Batmobile ko. So talagang it gives me a work, it gives me an earning. Kaya talagang malaking bagay sa akin yan. And in sa mga event, like what I said, pag meron, pag wala, okay lang. Importante, lumapag tayo doon. Ang natutunan ko talaga dyan is number one is you have to make a difference. I mean, huwag mong gawin yung basic. Kailangan lagi ka nag-iisip ng ano bang hindi pa ginagawa ng iba. Kasi pag ginagawa ka na ng iba yan, so you're just gonna follow what everybody's doing. And pipila ka lang din. Siyempre, sino mga nauna, di sila, di pipila ka rin sa baba nila. Hindi tulad ng gumawa ka ng something different na you can do na mapapansin ka. And siyempre, hindi man kailangan gumawa ka ng masamang bagay para lang mapansin, diba? Something different talaga, like what I did. So, ganun din. So, I'm not saying naman na mag-costume kayo, mag-gawa kayo ng ganito. You can make your own. Kasi ako, hindi ko rin naman agad nahanap yung ganito eh. Darating yung moment nyo na yun yung makakapagparealize nyo. Actually, yun yung may magpaparealize na ito gawin mo pala. Hindi coming from other people. Ikaw mismo mararamdaman mo, this thing can change my life, can change what I view sa buhay ko. Yun yung hahanapin nyo. And kailangan mo rin i-dedicate yung sarili mo na para mapansin ka, gumawa ka ng bagay na nasa puso mo. Kapag napipilitan ka at wala mula sa puso mo, mapapagod ka, you get tired. Kasi parang hindi mo agad makukuha yung minimithi mo. Kasi nga, may ina-expect ka agad. Dapat gawin mo yon because you're happy. And pag gano'n ang ginagawa mo, yun, hindi ka mapapagod kasi masaya ka naman eh. Yung napapansin nila, ikaw, maghapon ka na costume, hindi ka ba nahihirapan, hindi ka naman napapagod. Masaya ako eh. And sinasabi ko rin sa kanila na pag napagod ka, magpahinga ka lang. Sinabi din naman ni Kong TV yan, di ba? Pag napagod ka, pahinga ka. And tomorrow is another day and you can do something naman uli na magiging masaya ka. Kahit mahirap, kahit nakapagod, basta importante, masaya ka. Again, Mark Santos, ATB Wanderer, for All About Wheels, Manila. Mabuhay kayo lang.